for their calamity shall rise suddenly, and who knoweth the ruin of them both? These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment. He that saith unto the wicked, Thou art righteous, him shall the people curse, nations shall abhor him. But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Napakaganda, Lord, ng usahan. Naadal namin ang Proverbs, Lord, na every verse at least, Lord, may bagong thought, may katalinuhan, knowledge, Lord, and wisdom na pwede namin apply sa ang buhay. Yung iba dito ay hindi actually nakikita namin, opposite sa philosophy ng sanlibutan. So we pray na matiwala kami sa inyong wisdom na nasa inyong salita, Panginoon. So we pray na kayo pong magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Good evening po. Good evening. Okay. Ang ganda ng Proverbs, no? Amen. Lay not wait. O, oh, yan. Ano ulit yung lay not wait? Lay wait. Lay wait. Ano yung lay wait? Yan. O wicked man against the dwelling of the righteous. Kapag sinabing lay wait, parang inahantay mo siyang either nakawan, ayun, oh, spoil not his resting place. So, meron ba dito gusto maging magdanakaw? Sana wala. Madalas mo ganyan, yung mga medyo mahirap. Diba? Pero yung iba rin, mga covetous, nagkaroon sila ng knowledge na, ay, stock market pala, katulad dito. Alam nyo ba, stock market, nagbagsakan daw yun eh. Eh, kung alam nyo yung babagsak yan, gagawin lang, benta nila yung ano. Katulad yan, ano yung mga bumaba ngayon? O, syempre, halos lahat ng industry. Ang tumaas yung IT, tsaka yung... Ewan ko, yung medical. Di ba? So, ganun ang ginagawa nyo, mga magnanakaw yan, alam nyo ba yun? Tumataya sila dyan, alam nila kung ano yung babagsak, alam nila kung ano yung next na, ano. So, maraming kumita dyan, maraming ding nawalan. Sabagay, hindi, wala namang sobrang righteous dyan sa stock market. Pero kahit yung mga pastor, tinatanong ko, ano pong ano sa stock market? Parang blanco eh. Bihira yung inaaral pati yung mga ganyan. Napakipultante niya, pera yan eh. Kaya inaaral ko yan eh. Sabi nga sa inyo, wala nang tayong pera. Pero nung nagkaroon ako, ito na siguro yung ano ko. Kasi dati ko na iniisip yun eh. Mga kinikinig ko, ganyan. Hindi kang kumita ng malaki. Pwede ka rin malugi. So, ano gagawin ko? Di research ako, pambihira pala, scam pala yan. Lalo yung mga, inaakala nyo, dapat yung mga Kristiyano nakakalam nyo, kaso hindi pa rin. Mga pastor, parang hindi inaakal. Anyway, yun yun, no? Ninanakawan. Uy, paano kaya ako makakakita? Ay, hindi ako basta kikita, kung wala malulugi, dapat. Ganun yun eh. Kung kikita ka ng walang nalugi, ibig sabihin na mag-produce ka, maging productive ka, yun, pwede. Pero kung gusto mong mabilisan, malulugi yung iba, para mo sila ninakaw. Especially sa stock market. Marali niya yan, di atin, ano yan. So, kaya sasabi doon, wicked man. Ang tanong, bakit na kinakausap ng Bible yung wicked man? Kasi nga, pwede rin yung mga anak ng Diyos yan eh. Pwede rin minsan naiging wicked tayo eh. Nakakaisip ng ganyan, sabi nga sa inyo, ibang mga pastor, networking pa eh. Hirap bang itindihin no, na hindi sa Diyos yan? Papasahin mo yung iba, tapos mabuti man lang kung isang beses lang na nagkamali sa ganun. Yung iba, paulit-ulit na eh. So, ganyan. Kaya, nawinawarningan tayo, huwag kang magnanakaw. Okay? Pag sinabing spoil, not his resting place, huwag mo siyang nakawan. Especially ito sa bahay ito, akyat bahay. Uy, ang ganda ng bahay, siguro maraming ano yan sa loob. Sa atin, wala mo nanakaw dito eh, cellphone lang. Eh, nakatago ng bagay, hindi rin. Okay? Mga bata ha, pag may nagturo sa inyo, alam mo, madali lang magkakapera, ganito lang.
Lagi mo titingnan yung ano, yung pinaka root nun, paano kikita, bakit. Diba? Basta may pera, okay na yun. Kahit mga ano, ganun din eh. Basta pagkakapirahan. Hindi ganun ang philosophy natin. Amen? Ano yung sabi eh? Huwag mo siyang pag-ano, huwag mo siyang intayin tapos kechempuan mo kung saan siya mahina. Ay, magbabakasyon to, nakawang ko to. So spiritually, kailangan isipin natin yan, hindi lang sa akin at bahay yan. Pwede rin yan sa, ano, sa ibang bagay. Okay? For adjustment, fall it 7 times and rise it up again. So medyo ano yung katadoktong, di ba? For a just man shall fall it 7 times and rise it up again, but the wicked shall fall into mischief. So ito, iniisip mo siguro, ah, pag nanakawan ko to, pag nakuha ko yung sa kanya, wala na to, hindi na to mabangon. Iniisip ng iba, ganun eh. Ako yayaman, siya maghihirap. Kaya sabi, sabi ng Bible, kung righteous man talaga yan, ilang beses man masunugad man yan, manakawan, babangon ulit yan. Diba? Kasi alam niya kung paano magtabaho eh. Pero yung wicked daw, eh pag ano, but the wicked shall fall into mischief. Ang sabihin nun? Ano yung mischief? Ulit-ulit tayo dyan last ano, di ba? Ano yung mischief? Mischievous. Ano ba yun? Ano ba yung chief? Hindi, wala atang kinalaman yan. Basta kaka-wickedness lang din yan eh. Pero curious ako kung may kinalaman sa chief yun. Pili ko wala eh. Harmful behavior, injury or damage. Okay, masama, bisoy injurious, evil. Okay. Meron nga chief. Mess chief. The origin, misfortune. Basta kasamaan. Pwede paghihira, pero especially kasamaan ikaw. But the wicked shall fall into mischief. Sabihin, especially, nakikita ko dito, pag pagplano ka ng plano ng masama sa ibang tao, imagine mo, kunwari, ito, kumita ka ng 5 years sa kunwari sa pangluloko. Talagang mo, makakalis ka pa doon, mahirap na. Diba? Kung puro networking alam mo, puro pangluloko. Ah, madali lang yan, kumita na nga ako dyan eh. Kilala ka na, diba ikaw yung dating ganyan? E di, ay ka na naman ng mga the same company, the same, di ba? Di ba magnanako ka? Samahan mo kami, magnanako kami yun. Pwede mo ba sabihin, hindi, hindi ako magnanako eh. Pwede mo sabihin yun? Hindi, kilala kita eh. Kaya, ang hirap daw magsalit, mag-impisa ka sa mali. Kaya ang nakikita ko dito, fall into mischief, pwedeng doon ka na pupulutin, hindi ka na makakalis doon. Or isa pa, pwede rin, ikaw rin yung gagawa ng kasamaan, di ba? Ay, ninakawan mo, nanakawan ka rin. So, double meaning. Okay? Yung ginawan mo ng masama, hindi, magtatrabaho lang yun. Hindi niya kailangan gumante. Mabangon yun. So, ganun tayo dapat. Amen? Hindi ibig sabihin, ninakawan ka ako. Kaya, magnakaw din kaya ako. Kung ano yun ah, daling makakuha. Hindi ganun ang righteous man. So, huwag kayong maingit sa mga magnanakaw, mga politiko. Amen? Amen. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he's up. Ito, maganda to. Kasi, kung naalala nyo, may mga, sa Bible, may mga kalaban si David na pinag-pray niya ng purgatory, di ba? So, bakit dito naman is, huwag mo na gagawin. So, minsan parang Bible is a contradict. Hindi po. Pansinin nyo dyan, ha? Ang sabi dyan, thine enemy, personal enemy mo. Kaya, pag personal enemy mo, huwag mong, di ba, huwag mong gantihan, di ba? Depensa mo yung sarili mo, pero huwag mo siya pagpaplanuhan na talagang i-destroy. Pinagpe-pray yun. Yun yung doon applicable yan. Pero pagkalaban ng Diyos, yun na pwede mo pag-pray na mamatay na. Kasi kung reprobate na rin lang eh. Diba? Pero kung may pag-asa pang maligtas, kahit loko-loko rin,
personal enemy mo, di ba? Sabi dito, pag natuwa ka, at siya ay, ano lang, uy, nalugi, uy, nagpilayan, huwag ganun. Nakita niyo yan? Huwag ka lang matuwa. Ang hirap po na, yun nga iniintay ko eh. Masama yun. Masama yung hintay mo maano yung kalaban mo. Personal enemy mo. Na may pag-asa kong maligtas. Huwag ganun. Okay? Bakit daw? Lest the Lord see it. Pag nakita ng Diyos, ganun ka. And displease Him and turn away His wrath from Him. Oh. Diba? So, ang gusto mo kasi, pag may kalabang ka, ang Diyos ang gaganti sa'yo. Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Amen. Okay? Hindi mo gusto ikaw gumante kasi pag napatosa ka, di yari ka rin. Pero pag ang Diyos ang gumante sa'yo, okay, binigyan siya ng sakit, labas ka na dun. Hindi ka pwedeng, oy, pinag-pray mo ba ito? Nagkasakit? Nagkasakit siya. O, kukulong kita. Hindi, ganun. Diba? So, wag mong gagawin yan. Fret not thyself because of... Ano yung fret? Ulit-ulit na yun tayo dyan. Ano yung fret? Yan, hindi yan sa gitara, ha? Verb yan. Ano yung fret? Parang asarin mo yung sarili mo, di ba? So, pag wag mo, huwag kang maasal dahil may mga loko-loko, neither be envious of the wicked. So, paulit na rin to, no? Huwag kang maingit sa kanila kasi wicked sila. Ba't kayo mga maingit sa wicked? Kasi nga, mayroon mga ano sila minsan, nakakaisa sila minsan sa atin, di ba? Huwag kang maingit doon kasi gagaya yun pag ginaya mo yun, di isa ka pa. Huwag mo kaingitan, may paglalagyan sa Diyos yun. Okay? Bakit? Kasi for there shall be no reward to the evil man. The candle of the wicked shall be put out. Pamilyar na ba kayo sa candle? Ano yung candle? Pwede, di ba? Especially, ano yan, parang spirit yan eh. Actually, yung spirit yan. Yung spirit natin yan. Pag pinuntad ng spirit, di maliligtas yun. Meron dito, sabi nun na... Tingnan natin, ha? Ang tama pagkakaalala ko. Ayan, no? The spirit of man is the candle of the Lord. Di ba? Searching all the inward parts of the belly. So, ito yung illustrate natin dito, di ba? Spirit, and the will, the soul, emotion, and the intellect, and then sa baba yung body. So, ano kinakausap ng Diyos para malamang itindihan mo yung mga things about God? Siyempre, spirit. So, kaya yung mga unsaved, wala eh. So, pag unless buhay niya spirit na yan, pag naligtas siya, mabuhay ang makakapag-communicate na siya sa Diyos. Okay? Kaya sabi yun, spirit of man, again, iba yung spirit of the Lord, ha? Holy Spirit, ito yun, spirit mo, ito. So, pag nabuhay ka, mag-uusap na yan sa Diyos. The spirit of man is the kind of the searching. Kaya ngayon, yung mga spiritual things, naiintindihan mo na pagligtas ka na eh. Okay? Pag hindi, wala. Nakikiano, nangangapa ka, ay, may mga words, ay, the Lord, ay, may mga tinatanong natin pag hindi ligtas. Eh. Bakit namatay si Kristo? Eh, para, ano, para maligtas tayo. Bakit nga? Ba't niya kailangan mamatay? Eh, siguro, madalas sagot nila, ano eh, para pakita sa tao na siya ay ganyan. Ba't nga pakita sa tao yun? Kung Diyos ka, di ba? Oo nga, ano, mali yata. So, nanguhula lang, okay? Ngayon niyo yun? So, kaya, yung candle na yan, di ba? Iingit ka sa unsaved. Tama ba yun? Walang reward dyan. Kasi nga, hindi nga ligtas eh. So, hindi mo kailangan. Dapat kaawaan mo siya. No? Ngayon, pag-reprobate, medyo, ano rin, ingatan mo. Ingatan mo yung mga mahal mo sa buhay. So, pero wag na wag ka maiinggit. Katulad yung mga, yan, si Bill Gates. Yan daw ang pasimula yan. Hindi ko sigurado, pero parang ganun niya eh. Nakakaingit naman si Bill Gates. Pinuwi mo. Sobrang yaman na niya. Aga nag-retire. Tapos, pinerso niya yung, ano niya, philanthropy daw kunwari. Ngayon, parang pinag-iintirasan yung, ano, medical, ano, industry. Pinuwi mo pag na-discover mo yung, pag ikaw ang patent holder niya, eh, tapos lahat bibili, eh, tapos, talo mo yung license ng Microsoft. Di ba?
Ay, nakakaingit. Gayahin ko nga yun. Okay ka. Kung may ingit dyan. Amen? Amen. Dahil lalong kung may pag-asa pa yan, mawawala yung pag-asa niya maligtas. Okay? 21. Paibasa po. Ready, go. My son, fear thou the Lord and the King, and meddle not with them that are given to change. Ano yung given to change? Anong given? Ano yung given? Ano ba yan? Verb o adjective? Given. Uy, verb yan. Binigay, di ba? Ganun ba? Adjective, di ba? Tama. Kasi nga, they that are given to change. So, dinidescribe yung tumang kasing taong to. Ano siya binigay to change? Binigay sa pagbabago. Ano yung siyang given to... Tingnan natin, ang daming ano yan eh. May mga example tayo dito yan. Given to. Di naman. Sinabing given to, tingnan nyo ha. Hindi yan. Hindi yung verb. Wala mo kita. Pag sinabing given to, ibig sabihin nun, andun yung inclination mo. Hindi yan. Sorry. Verb yan. Pakarami pa lang ito. Yan, okay? Tapos tayo dito, di ba? Proverbs 23:2. Makibasa, ready, go. And put a man on thy throat, if thou be a man, given to appetite. Binigay ka sa... Ano yung appetite? Lakas ko, binigay ka sa appetite. Ano yung sabihin nun? Hindi ka binigay. Ibig sabihin nun is... Hindi ka lang malakas kumain. Parang ano, masiba. Hindi mo mapigilin sa sarili mo. Di ba? So, ano yung sabihin ngayon? Given, ito naman, given to pleasure. Isaiah 47:8. Therefore, hear now this, thou that are given to pleasures. Binigay ka sa, ano, ganun ba yan? Hindi. Mahilig sa pleasure. Talagang, ay, okay yan ha, ganun ako. Lagi ka dun. Andun yung inclination mo lagi. Ganun din. Given to covetousness. Binigay ka sa covetousness. Hindi. Ano yung sabihin nun? Mahilig ka dun. Inclined ka dun. Okay? Kaya ano yung given to change? Ganun din. Oh, pabago-bago ka. Noong nabanggit ko sa yung last time yung taong ano, ang hirap nung uy, iglesia ako ngayon. Bukas, Mormon ako. Tapos, Katolik ako sa ano. Okay lang yan. Wala ka ng ano. Wala kang conviction. Wala kang belief na totoo. Ang bilis mo bago. Kaya tayo yung mga sinosolve natin. Pinagtsatsaga natin kahit minsan makulit. Kasi hindi mo alam kung sino yung... Yung normal yun eh. Kung taong dekada kang nasanay sa religion, hindi naman agad-agad kang mapapersuade sa katotohanan. Diba? Kahit mali ka pa, doon ka na eh. So, mas mahirap din yung mga taong ang bilis magpalit, no, ng paniniwala, especially mahal kita, bibigay ko sa iyo lahat pati buwan, ang araw. After 1 month, hindi na kita mahal. I love you before but now no more. Sabi pastor eh. Huh? Alam niyo sa Facebook, nakakasal yung mga nikala. Tutulungan kita. Gusto kong masecure ang future mo. Bakit? Paano mo na ano yan? Saan mo nakuha yan? Bigla ka ba natauhan at gusto mo lang tumulong ng tao? Yung pala, tabaho niya ano, sa insurance. Mga ganun. Iniisip ko future mo eh. Wow, siguro ano ka, baka Diyos ka. Yung pala, nagtabaho sa insurance. Iniisip niya talaga, pero actually iniisip niya, yung sarili niya, yung kukomisyonin niya, di ba? Mayroon pang determine yun? O alam na alam agad? So, ano pa yung mga mabilis magbago?
na hindi dapat magbago agad. Yeah, ganun din minsan. Today, iyak-iyak ako sa Panginoon, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Bukas, ano, wala akong pakialam dyan. Ganun. Ganda ng ano, sermon. Ako, gusolwi na ako, Lord. Ganda pala yan. Ay, solwinin tayo bukas. Ay, hindi, busy ako. Bible study tayo. Ay, naku, Bible. Mga, lahat ng Bible. Gusto ko yan. Bible study mamaya. Ah. Itingnan ko muna. So, wala eh. Kaya sabi dyan, fear, my son, fear thou the Lord and the King, and meddle not with them that are given to Jesus. Bakit pinagsama yung fearing God and the King? Okay, sinong King yan? Pwede din yung hari talaga na matino, di ba? Pero I believe, ang Diyos din yan eh. No? Pag ikaw may takot sa Diyos, hindi ikaw yung bigla-bigla na lang nagbabago ng ano, ng conviction mo. Di ba? Ngayon, mga doktor, ayan, susumpa pa yan. Ito po, sumpa ko, basta dapat hindi ko ano yung buhay ng tao. May tabaho dito, mag-a-abort ka, okay lang, sige. Ngayon eh. Kaya ano yung, again, ano yung medal? Ano yung medal? Meddling. Parang nakikiano ka, di ba? Nakikialam or nakiki... Hindi lang usyoso, pero tama yan. May pag-isosyo kasi, parang interesado ka dun. Pag given to change yung tao yan, hindi yan. Ako, ganun din. Pag itong taong to, kahit sa atin, kahit saan, ha? Hindi ako believe sa taong plastic, hindi ako believe sa taong kahapong ganito, ngayon, iba na. No? Hindi kita mabasa. Nasa ng karakter mo. Diba? So, yun ay mga sinasabi dito, magkasama yon. Kung may takot ka sa Diyos, eh, Diyos hindi nagbabago. Diba? May integrity ka dapat, dahil ang Diyos ay ganun din. Hindi ka dapat may kisama. Pero hindi pa tapos yan, no? Sabi dito, for their calamity shall rise suddenly, and who knoweth the ruin of them both. Okay? Bakit suddenly? Ang dalas sinasabi niya sa Bible, di ba? Yung kahit yung isang form ng reprobate, yung sudden destruction yan eh. Kasi hindi mo nakikita yung papalapit na pala pag wise ka, alam mo na yan eh. Ay, meron ba akong anak? Medyo yung attitude ng anak ko medyo ano, dapat nakikita mo na yun. Naku, itong anak ko pag napabayaan ko to, ga-addict-addict to, diba? Dapat nakita mo na yun. So may paghahanda ka na gagawin niya yun, diba? So ganda kayo mga bata, dahil nakikinig yung mga preaching na salita ng Diyos eh. Dapat malawak yung ano nyo, nakikita nyo na, mayiging tatay din pala ako. Ano kayong gagawin ko sa ano? Ano kaya ang pipiliin ko? Paano kaya ako magiging matalino? Ah, po, laro. Matalino siguro ako doon. No? Magle-level lang ako dyan. Hindi ganun. Dapat siniseryoso mo yung salita ng Diyos kasi Diyos ang nagsabi niya. Eh. Hindi siya nagbabago. Wala kang talo dyan. Okay? Next. Ready, go. This thing to also belong to the wise. It is not good to have respect of person in judgment. No, ilang beses ko sinabi sa inyo yan, di ba? Dalas. Sa Proverbs lang, parang tatlo yan. Apat. Ano yung ginyo respect of persons? Nagtatangi ka. Kasi ito, anak to niya, no? Dapat mas magaling ako dito. Okay? Ay, ito, ano to? Amerikano to? Siguro, maka-adjust to. Hindi lagi. Hindi talaga. Eh, Hudyo to, Hudyo. Hey, God's people. Lagi kayo mabait sa Hudyo, ha? Pagkapatid mo. Ha? Pagkapatid. Paano kapatid? Sa pananampalataya. Oo. Inclined ka doon. Inclined ka, kunwari, kampihan. Depende, ito. Ang ganda yan. May sabi dito, it is not good to have respect of persons in judgment. Eh, kapatid mo, ito, hindi mo kapatid. So, therefore, laging tama yung kapatid mo. Ganun ba? Hindi, rin.
So, actually, yung unang ano ng respect of persons, may kinalaman din sa judgment, eh, kung maalala nyo, sa ano ata yun, sa Numbers, sabi doon, thou shall not respect the person of the poor. Parang ganun. So, kasi pag mahina po, kampihan mo na yung mahina. Parang ganun din minsan tayo, di ba? So, laging in judgment yan. Huwag mong, basta anak siya ni ganito, kapatid siya na ganito, pamangkin siya ni ganito, ganito nationality niya. Therefore, automatic yun, mas magtama siya. Hindi ganun. Kaya sinasabi, napakadalas, di nyo alam kaya ang dalas binanggit sa Bible to, kasi napakadalas nyo rin ma-encounter yung sarili nyo. Okay? Kaya wag na, pag nag-judge kayo, alamin nyo kung ano yung tamang gawin, hindi lang dahil, anak siya ni ganyan eh, kapatid siya ni ganyan eh, pamangkin siya ni ganyan, ganito siyang, ano eh. Naintindihan nyo ba yan? Ay, sinabi niya, ano eh, maganda raw yung champion, kaya bibili ako ng, ano. Ay, maganda raw yung video, kasi sinabi ni, sino ba yan? Sino ba yung model ngayon? Sa Tyrone mo. Yun yun eh. Kaya kumikita sila, wala naman talagang integrity na ganun, ha? Na ganun yung kung ano man yung kumpanya. Siguro meron, pero hindi ganun. Pero dahil yung mga tao, respect our first, ha? Pag sinabi niya, okay ako dyan. Hindi ka na nag-isip, di mo na, yun ano, chinek talaga. Basta, sige, tiwala. Kasi mga tao, makakarami ang respect of person. Okay, so hindi tama yan sa Bible. Therefore, hindi natin practice yan dapat. Okay? O paano hindi, karamihan, ganyan tao eh. Ikaw nga eh, huwag kang ganun. Especially pag mga mahalagang bagay na pag sa church, nauso yan, ang hirap niyan. Okay, actually, kahit saan, dapat walang ganyan. Aso nga, ang pinaka... Ang gagalingan dapat yan. Yung mga naniniwala sa Bible. Diba? Intindihan niyo ba yun? 24, edi go. May basa po. He that saith unto the wicked, thou art righteous, him shall the people curse. Nation shall abhor him. Ituloy po. But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Ngayon niyo yun. So, ito na naman. Especially sa, naalala ko tuloy, sa Proverbs 12:8. Okay, alam niyo yung 6 to 7, di ba? Sabi sa 8, nakalimutan ko. Huntaan natin. Parang ganun din to eh. Psalms pala, ano ba sinabi ko? Proverbs, Psalms 12. The wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Kunwari, ito si Duterte, kunwari. Hindi lang siya, karamihan naman ng politiko eh. Kunwari, wicked siya, tapos tinataas pa natin, woo, Duterte, go! Patayin mo yung mga adik na yan. Ay, ganun. Kaso, hindi lang adik ka napatay. Pag tinaas mo yan, anong mangyayari? Yung sabi sa Bible, pag tinaas mo yan, ay marami magiging ganyan. Di ba? Ano ba si Duterte? Palamura. Ay, mura rin tayo, pati mga pastor, palamura. Okay lang pala yan eh. Di ba? Mabaero. Ano ba? Matay tao. Okay lang yan. Kasi tinaas mo nga si Duterte. Alam naman natin yan. So, ganun din yung ating text na wala. Ganun din dito. He that saith to the wicked, Duterte, righteous ka! Kaya misa na, ano ako sa mga pastor na nag-post niyan. Hindi niyo ba alam? Ganyan ba kayo ka hindi, ano? Righteous. Yung mga Israel, Benjamin Netanyahu. Naiyak ako, ganyan yung post eh, pastor eh. Naiyak ako sa sinabi niya. Talagang sila ang God's people.
E di pinost ko, alam niyo po ba ginagawa niyo mga yan? Hindi na ako sinagot. Diba? O huwag mo sasabihin, especially alamin mo muna, ngayon, kung di mo talaga alam, di medyo lusot ka doon. Pero pag may nagsabi na sa'yo, tapos pupurihin mo pa rin yung mga yan. Okay, righteous kayo, mga Udyo. Pagpapatayin nyo na yung mga Palestinian na yan. Diba? At sabi na, pag sinabihan mo yung wicked na righteous siya, anong mangyayari? Him shall the people curse. Ikaw mismo. Ikaw ang co-curse ng tao. Kasi ba't mo yung masabihin righteous yung wicked? Diba? And nation shall abhor him. Hindi pa natapos doon, pero siya naman, he, dapat to them that rebuke him, dapat i-rebuke natin yun. Ay, may mga galit sa iba, pero sabi nito, in him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Kaya huwag tayong, ano, eh, yun ang totoo, ano ba totoo? Later, malalaman din ng tao yan. At kung hindi man lang nila tanggap eh, malaman, natin sa Panginoon, alam ng Panginoon yan. Amen? Bihirang-bihira yung ako. Wala nga tayong kilala ng maayos sa politiko, sa totoo lang. Kaya hindi na tayo ako, hindi na ako nakikira dyan. Wala, lalo sa panahon ngayon, nagagayahan yan eh. Nagagayahan yan, yung pattern na nakita nila sa US, dadaling dito yan. Pare-pare yung wicked dyan. Kung gusto niyang blessing, hindi, baka mapatay ka eh. Hindi, langit ka na. Pero huwag ka magmadali eh, okay? Yan. So again, iba rin naman yung makasalita ka lang, wala naman sa timing. Iba naman yun. Sige. Verse 26, basa po, ready, go. Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Oh, hindi kiss na ano yan. Ha? Ibig sabihin lang, okay ka, ikaw tao ka. Diba? Kaya tayo nagtatanong, yung mga ano, itanong mo ako sa diyano. Kung totoong sinasagot niya talaga yung ano, yung iba naman meron din, hindi naman lagi. Sabi nga sa inyo, a broken clock is right twice a day, di ba? Kahit palolo kaya, may mga tumatama rin yan. Pero pansin niyo, pag ikaw yung nakasagot sa question ng isang tao, ano, tuwang-tuwa yun, di ba? Mag-solving tayo. Ayun pala yun. May mga ano, tuwang-tuwa sila eh. Huwag ka magpapakis, ha? Ibig sabihin lang yun, talagang ano, matutuwa sila sa'yo. At sabi sa Middle Eastern, talaga nag-aano lang sila. Okay? Yan na yun. Kaya kung wise man ka, di ba anong laging inasinisik mo? Kaya pag tuturo natin mag-soul winning, yung mga sagot, yun ang hanapin mo, yung tamang sagot, yung eksaktong sagot, yun ang hanapin mo sa buhay mo. Kaya habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ha? Ito yung problema ng tao. Ano yung solution dyan? Iba yung oversimplification naman. Jesus is the answer. Anong tanong? Oh my God. Pero totoo din naman yun kasi Jesus talagang siya yung sasagot eh. Tsaka siya mismo yung sagot sa maraming bagay. Amen. Pero kung para tulungan mo ibang tao, huwag mo nang oversimplify. Ano mo din? I-determine mo yung sagot pa sa kanila. Sa pag dumating yung pagkakataon na tinanong ka, pag righteous ka naman, may mga pagkakataon talagang ikaw yung masasalang dun eh. Ikaw yun. Dahil kung base na kanasan yun. Hindi ko nga kilala, tapos titiwala sa'yo kasi kahit hindi ka pastor eh. Naintindihan niyo ba yung mga bata? Seek the answers na kailangan ng tao at ikaw mismo. Eh, kailangan mo rin yun eh. Ba't ka manghihinayang pag-aralan yan? So kung nakatulong sa'yo, nakatulong sa ibang tao, makakatulong pa rin sa maraming tao. At yun nga, madalas ang sagot nasa Bible. Anong kailangan ng tao? Ba't sa malungkot ang tao? Wala sa Panginoon. Hindi nila alam saan sila pupunta eh. Kung secured ng salvation mo, eh, meron pa rin problema pero matatrump yun, di ba? Matatabunan yun ng kaligtasan mo. Ano pa? Money is the answer. Eh, lagi ka ba may pera? Saan ba nanggaling ang pera?
Yan. So, sa Diyos din yan. Hey, question ba ang kanina? Gatas ka ng kamay. Limutan mo na. Sige po, there you go. Makibasa. Learn thy word without, and make it easy for thyself in the field, and afterwards build thy house. Anong sabihin nun? Ano again yung without? Sinabing without? Bible? Ano yung without? Wala? Without the camp, ano yung sabihin nun? Without. Within and without. Sa labas, okay? So, ihanda mo yung tabaho mo sa labas. And make it for and make it fit for thyself in the field. Sabihin nun. And afterwards, build thine own house. Medyo malalim. Nakikita ko dito sa tabaho, kunwari, sabi nila, sa sapatero daw, yung mga sapatero, yun daw yung mga walang sapatos. Hindi rin naman totoo, pero... Totoo yung kasi, ganda mo yung sapatos sa iba. Siyempre, babayaran ka. Meron ka rin sarili sapatos na maganda. Diba? Yan yung bahay. Magawa ka ng bahay, wala kang bahay. Mga kapintero, ganun daw yun. May benta kasi. May benta kasi. Ano kami, dati, di ba? May mga aircon, di ba? Mga walang aircon, di mo gagamitin sa sarili mo yun eh. Kasi gusto mo ibenta. Mga luma lang yun sa'yo. Pero nakita ko dito, pag yung maganda yung trabaho mo, okay, makakabili ka rin ng bahay mo, parang gano'n. Tama nga naman. Diba? Ang hirap nung unahin mo yung sarili mo, tapos, hindi mo inuna yung iba. Diba yung trabaho mo, yung trade mo, hindi ka magaling. Kaya nakabili ka nga ngayon, wala ka nang pang-improve. Diba? Kasi sa parang practical ano to, parang practical advice. Okay? Saka isa pa, hindi mo nang alam kung saan ka talaga titira later, di ba? Ikaw may opportunity sa ganyang bagay, doon yung trade mo, di doon ka na bumili ng ano, bahay. Kaya importante yung trabaho. Okay? Tsaka hindi ka nagkatrabaho sa bagay yun. Sa work from home na tayo. So, dati kasi sa kanila, ganun eh. Ang trabaho sa labas, tapos uuwi ka sa bahay mo. Nakuha niyo ba yun? Okay. Next. Ready, go. So, basically, huwag kasi nungaling. Ganun lang yun. Especially, ang kapitbahay mo yun. Diba? So, supposedly, yung mga kapitbahay mo, doon ka din mag... Minsan, makakatulong sa'yo. Magkutulungan kayo. Tapos yung kapitbahay mo, yun ang ano mo. Tapos sabi niya, without cause. Wala lang. Though lahat ng bagay na may dahilan talaga. Pero yung sabihin ito, walang magandang dahilan. Parang yung sinabi ni sa Matthew 22. If you hate your brother without a cause, ba't mo siya galit? Wala naman siya ginawa mali sa'yo. Mali yun. Ganun din dito. Huwag mo siyang pagsinungalingan para ano. Anong gusto mangyari sa kanya? Madown siya. Ganun. And deceive not with thy lips. So, paulit-ulit ito mga bata. Napansin niyo ba? Huwag kang manluloko. Ito mga bata pa lang. Nanluloko ba kayo? Minsan. Joke lang daw. Diba? Gagaling nyo nga minsan dyan eh. Joke lang daw. Kaya lagi ko, kaya maganda pag na, nakatira kayo sa magulang nyo. Hindi ka uubre eh. Imagine mo kung nakatira ka sa kung ano, pinsan-pinsan mo. Dito, di ba ba yan? Kita agad yan. Pag narinig, ano sinabi ni kuya? Yari mo. Palo. Huwag kang mangluloko. Ha? Kahit anong form yan. Hindi, gusto ko lang siyang ano eh. Joke lang. Yung minsan, nagkakasakita na. Ba'y nangyari dati dito? Parang, ito, parang may natapon dito.
Sino gumawa nito? Hindi ako, hindi ako. Walang gumawa. Walang mami. Siyempre, pag hindi ikaw, siyempre, yung isa. Yes. Oh. Lolokohin pa yung tatay mo, hindi ako. Wala to. Oh. Naloko mo yung tatay mo, pinalo yung isa. Okay lang ba sa iyo? Ha? Ay, huwag kayong manloloko. Mabalik sa inyo yan. Verse 29, ready, go. Saying that, I will do so with him as he had done to me. I will render the man according to his work. Sino yung sabi niya? Naalala niya yan? I will render to man according to his work. Tama ba yun o hindi? Tama yung pag-Diyos ang nagsabi. Kasi sinasabi dito, huwag mong gawin yun. Bakit? Kasi hindi ka naman Diyos eh. So parang ang lesson lang dyan, gagantihan ko siya. Ah, ginawa mo sa akin yan, gagawin ko rin sa iyo yan. No? Magandang gawin nyo kung kabutihan yung ginawa sa iyo, gantihan mo nang. Pero kung masama, no, paano? E paano pag mali pala, kala mo siya yung gumawa nun, hindi naman pala. E paano na? E di ginawa mo siya. So ang lalabas nun, ikaw yung offender. So anyway, huwag mo nang pagplanuhan. Magandang again, depensa lang tayo lagi. Yan ang maganda. Kung kailangan gantingan talaga, ang Diyos ang gaganti sa'yo. Mas matindi yung pag siya ang gumanti. Dahil niya, mga bata, paulit-ulit lang tayo. Ready? 30, go. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man glory of understanding. Sige po, tuloy. And it was all grown over with thorns, and Nestor had covered the place thereof, and the stone wall thereof was broken down. Sige po, dalawang verse pa. Ready, go. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that covereth, and thy want as an armed man. Pansin nyo, inulit na yan po yan, di ba? Inulit na yan. Ulit-ulit yung sa Proverbs eh. Ano yung sabihin nun? So pumunta lang siya, may sinso kong may tamad dito. Punta ako dun. Ano nakita niya? Hey, meron siyang vineyard, kaso wala siyang pangunawa. Ano makikita mo sa ganyan? Ayun, may vineyard siya, kaso hinayaan niya ng tumubo yung mga thorns, and tsaka yung nettles, di ba? Thorns din yan, and have covered the face thereof. Dutubo pa kaya yung grapes doon? And the stone wall thereof was broken down, di na inayos. Pag walang wall yan, ano mangyayari? Papasokin ng aso yan, papasokin ng ano yan, nanakaw. Sabi niya dito, itong narrator, sabi niya, tinignan lang niya, tapos, ano sabi niya? And consider it well, I look upon it and receive instruction. So wala siyang kausap ha, tinignan niya lang ano yung nangyayari. So anong lesson ito? Yung inulit na nga sa ibang pagkakataon, sabi dito, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an... Ano yung want ulit? Want. Pagkukulang or luck, di ba? Pag ikaw daw ay tamad, yung kahirapan darating sa'yo. At hindi lang basta darating na pwede mong iwasan, takbuhan, at labanan, di ba? Kasi yung kahirapan daw, kinukumpara sa ano? Sa lalaking armado. O paano wala labanan yun? Di ba? Sa Facebook, mayroong nag-post na naman. Sabi ko, hindi ko naman sinagot eh. Pero parang sinasabi niya, itong mga ito, kasi meron daw mga nagpo-post na mahirap. Sabi ito, oh kayo, pag mga, may trabaho ba kayo kami? Wala, dapat kayo magpakain sa akin. Parang yun, socialism na. Eh, napikon siguro, sabi niya, kasalanan ba namin, you know? May pera kami. You know, ito totoo din eh. Kasi kung hindi mo pinaghandaan yan, yun niya, ganun. Nilalabanan mo yung kahirapan, di mo makayang labanan. Sinabi na isang tayo pala eh.
Kaya tayo, naawa tayo sa ganyan, pero hindi rin natin ubusin lahat para sa kanila, di ba? Kasi ano yun, batas ng Diyos yun. Darating yun, maniwala ka sa akin, yung iba dyan, makikita natin sa ano, yung iba dyan, tanungin mo yun, baka yung lolo niya, mayaman. Diba? Huwag mo susoluin ng gabi-gabi, may na, ano kami, may mga kwento sa'yo. Dati kami nga na, mayaman kami dati, yung lolo ko. Ano nangyari sa'yo? Diba? Yung totoo. Ang nag-una lang, patamad-tamad lang. Diba? Doon nag-uumpisa yan. Tulog-tulog, oras ng trabaho. Diba? Ano yung folding of the hands to sleep? Oo, pa. Yan, yan, yan. Isang kapatulog eh. Tinatadya ka na. Uy, mag-aaral ka na. Yeah, hindi, again, sa mga bata kasi, bata pa, tinitrain kayo, di ba? Nakakita na ba kayo ng matanda na ganyan pa rin? Sana huwag kayo magkakakita, pero maraming ganun. Taming ganun. Minsan kasi, ganun nga, lalo sa US daw, mayaman sila eh. Eh, kalaban nila, forever yun, di rin. So, tapusin na natin dyan. And then, di ba tayo tapos? Di ba? Ang haba nito eh. So, ba, ang tanong ko sa inyo, bakit tinignan niya lang, natuto na siya? Alam niyo, dapat ganun tayo. Observer. Yung mga galing na, ano, investor, ganun daw yan, tinitingnan lang nila kung ano, ano ba history nito? Ano nangyayari dyan? Ay, yung leader na pumalit, ganito yan. Nako, alisin ko na yung stock ko dyan. Ay, ganun yan. Tingnan mo lang. Alam mo lang ano mangyayari. Ay! Itong taong to, aral pa lang, tamad na. Wala mangyayari dito. Ay, itong church na to, pinapasok yung ganitong doktrina, ganyan. Ako, give me 10 years, ganito na rin yan. Ganun yan. Ganun ang wise people, di ba? Tinignan lang. Alam na. Ganun ba kayo, Stephen? Nakita mo na. Hindi ka nakikinig eh. Ka, Peter? Ganun ka ba? Nakita mo lang. Ah, alam ko na mangyayari dyan. Wow. Ganun ka ba? I depend ko. Sa ibang bagay, di ba? Yung kapatid mo, pag nakita mong mauntog na, ah, alam ko na to. Mauntog. Oo, alalaglag na pala sa ano. Anong magaya kay Aiden yan? Again, masarap patulog ha, lalo pag gano'n ka. Paggabi. Paggabi, tsaka may nagawa ka na. Kaya ako dito, di ba, tumataba nga rin ako. Inaayos ka, buti nga, nakabili ako mapinto ko kayo. Si Brad, hindi eh. Ha? Oh, yan, ito. Teka lang. Lahat yan. Nasa mga kulang na yung ano natin. Tapos na quarantine, tapos na tayo. Pero ano kulay yung gusto mo? Ito, ito, ito. Kulaan natin. Oh, that's yes. Ah, sige. May question ba? Sige, question tayo. Ready? May tayong tanungan. Ako din, magpapabili ako sa Khalid. Ano rin? Ito mo ta. Ito nga rin. Question. Question. Wala lang, hindi na matuloy yun. Oh, sa mga system kasi, next na nag-o-sale yun sa isi dyan. Hindi ka pa pwede. 13 ka rin. Wow, training. Wala. Parating. Maraming lesson sa Proverbs, ha? Yeah. Hindi na inuulit kasi nga, importante yung sabihin. Tsaka ito, iba yung context ng muna. Pero the same, tamad. Pag tamad,
Iisa pa itong tungkol mo. Okay? Let's pray, Panginoon. Salamat sa mga salita, Panginoon, na again, karamihan dito, guilty rin po kami. Ba't nakita namin, natinuturuan mo kami at may dahilan naman. Iba sa aming bata pa, iba nagkakamali rin. We pray na matunuto namin ito araw, di namin i-assume na hindi kami ganito. Makita namin kung bakit mo kami in-stop ng ganito. So it's very possible na minsan ganito rin kami. So we pray na we take your word as a lesson, Lord, sa aming buhay and the new future and even sa spiritual, Panginoon. Ito yung iba, Lord, pwede namin apply din sa for future namin, mga apo-apo namin, sa anak namin. So that mag-disable mo ng instructions sa salita ay hindi magtatapos, hindi lang sa amin kundi sa generation to come, Lord, sa aming bibigay pagkatiwala niyong anak. At Lord, so we pray na patuloy na po kami, sa lahat sa mga naligtas kanina, patuloy kami ganito, nawa hindi naman makaadlang, Lord, mga lockdown na yan. Yes. Sa magandang gawain na pagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Ingat din po. Kaya pumulingan sa amin, hindi kami masakit din sa ganyang bagay. Di mahadlang ang Panginoon. Okay na pangailangan. Maraming salamat po, nakatulong din kami, Lord. Magkaroon sila ng hope din, mga yan, mga tulungan namin. At kaisip din po, Lord, sila na kailangan ka nila. Hindi lang for short term, but for long term, Lord. Malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.